Galing na kasi ako sa mga ano eh, yung... Ay! Isa yan sa mga mahirap na question. Siyempre, lahat naman pagpasok mo sa BPO. Sabi ko lang ano. What's up guys? It's your boy, Kuya Rene Boy. Ito ako ngayon sa Eastwood City para mag-ambush interview sa mga random call center agents. Marami tayong mga itatanong, mga certain issues. Basta all about call center na magkakaroon ng idea yung mga BPO or mga aspiring call center agents. And at the same time, malalaman ninyo mga perks na pwede ninyo ma-experience, mga advantages ng mga call center agent sa BPO industry. Oh, na-curious ka na ba kung ano talaga ang meron sa mga call centers? Well, this is our sign para simulan na ang BPO career mo. And if you're looking for your first ever BPO job, we got you! Dahil dito sa Metacom, we offer multiple accounts na tamang-tama para sa'yo. Kaya to get started, click mo lang yung link sa description box below and fill out the form. Hey, hello sir. Good afternoon po. What's your name, sir? I'm Rafi. Rafi. I'm V. V? Mark Aaron na Rivera po. Jerome. Christian. Eling Choi. My name is May. Rix. Rix pangalan ko. Jam na lang. Glycel po. G for Golf, L for Lima, Y for Yankee, C for Zulu, E for Akko, L for Lima. Jenner po. Jenner. Ah, okay, parang Kendall Jenner. Jolo. Spell it out. Naka-phonetics. J as in Juliet, H as in Henry, O as in Octopus, L as in Larry, O as in Octopus. J-Had. J for Juliet, A for Alpha, Y for Yankee, H for Hotel, A for Alpha, D for Delta po. Chito po, Chito. Phonetics. Charlie, H for... Okay, ano ka na ba katagal sa call center industry? 7 months pa lang po. Disalokal ako. Since first work ko po ito, abali magsa 7 months na po ako ngayong buwan. Dito sa may company ko, 1 year in 6 months. 3 years. 5 years? Bakit nga ba napili mo yung call center? Ang dami-daming ibang trabaho. Bakit call center? Call center talaga yung kayang punan yung pangangailangan sa bahay. Maganda bigayan. Pwede na! Yun. Marami yung benefits compared to other jobs. I'd say call center is one of the most stable mid and paying jobs as of the moment, lalo na sa industry. I mean, sa call center po kasi marami kang choices. Kasi nag-call center ako kasi hindi talaga maganda yung communication skills ko. So parang kinam up ko po yung fear ko na mag-call center po. While parang mabuild po yung confidence ko talaga. Hindi naman sa madami yung opportunity sa call center. Although medyo challenging din yung makapasok sa call center, ha? But the main reason kung bakit call center is because isa sa mga weaknesses ko is actually English, ironically. Pero I tried to improve it by applying to a call center company para mas ma-improve ko pa yung sarili ko. Parang bago ka mag-apply sa call center, ilang beses kang na-reject or bumagsak? Hello, ang dami. Siguro mga 5. Yeah, like 5 times, sir. Actually, isang beses lang nag-try, tapos napasok agad. Dami na, sir. Mga ilang rejection yan? Siguro 5. Maraming beses na rin eh. Like, okay. 2 call center yung in-applyan ko, tapos di ako nakapasa. Tapos ito yung pinakalas, pumasa ako ngayon. Okay, ano nag-apply ka sa call center, meron ka na bang call center experience nun? Wala. First ng non-voice, wala. Non-voice is my first experience. In this case, this is my second call center job. First one was only for 3 months experience. Yun, nung nag-a-apply ka, tapos tinanong ka ng interviewer, ano yung sinagot mo sa tanong na why should we hire you? Well, yung sinagot ko din is you should hire me because if you are looking for a competent and someone who is looking for a long-term goal or solution and can do everything for the job. Mga strength na hinahanap sa akin para tanggapin ako sa isang company. Kasi ayun naman talaga hinahanap nila. Kumbaga, kinonvince mo sila sa pamamagitan ng mga positive personality, mga traits, mga ganun. Sabi ko lang, hardworking. Tapos, grabe. Siyempre, kailangan mo nang magbigay ng pakpakitang gilas ko sa... Pakitang gilas ng mga positive personalities na meron tayo, no? Well, my verbatim was actually is that I'll be the one who'll be saying to them that they'll be the one who'll be able to gauge my skills or what I'll be able to provide with the company's benefits. I am multitasking, capable, and I am...
willing to do my job. Ano nga pala yung masasabi mong advantage na nararanasan mo ngayon nung naging call center agent ka na? Actually, talagang sobrang gaan ng trabaho. Tsaka, yung sahod naman din, hindi naman kasing taas nung mga naging previous ko. Pero, syempre, dun sa may workload eh. Hindi ako naging stress, sakto pa yung sahod ko. Malaki. Kasi, nung first experience ko, I was a non-voice. And then, parang na lumabas ako sa comfort zone ko. Kasi first time ko sa BPO. And then, pumasok ako sa BPO, hindi pa ako masyadong computer literate. I'm computer illiterate pa. Yes. And then, syempre, lahat naman pagpasok mo sa BPO, matututunan mong lahat eh. Yes. Kaya mas marami ako natutunan doon. Like, kung paano mag-handle ng computer. And then, kung paano mag-call. Siguro kasi, like, nag-work ako as a service crew. Bali, may customer service din doon. And na-apply ko yun sa pagiging call center since nag-handle din naman kami ng mga customers. Ay, marami po kasi, like, sa call center po, parang maraming benefits. Like, may pa-HMO sila. Tapos, like, sa mga office, sa offices, hindi ka naman talaga nila pagtatrabahuin talaga ng sobra. Parang may mga times na pwede kayong magsama-sama mga kaibigan mo na may mga play zone po sa office, ganon. Ano palang masasabi mo sa mga nagsasabing mayabang daw ang mga call center agents? Well, it's gonna be same side of the coin or different sides of the coin. Why? Kasi, to be honest, sa una, yes, wala ka may pagmamayabang, but as time goes, talaga meron ka may pagmamayabang. Why? Because you actually have more patience than other people and as well at you will be able to discover more more from yourself and more from others na kung saan yung makakaya mo. Unlike the other industries na kung saan nilalak ka lang niya dun sa iisang mindset. So far, ano na yung mga na-invest mo or nagastos mo sa sinahod mo sa pagiging isang call center agent? Puro ano lang po ako, bumibili po ng mga bagay na kailangan ko, like sapatos. And recently lang po, nakapagbagyo rin ako dahil sa naipon ko. Totoo ba yung sinasabi nila na kapag call center agent, babaero daw? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan? Hindi totoo yan. Gaano ka hindi totoo yan? Kumbaga titingin lang sa mukha mo, no? Oo, tingin. May mensahe ka sa mga gustong maging call center agent? Sa una lang mahirap. Pero habang tumatagal, mahirap pa rin. Emotional, damn it! Dapat mahaba yung pasensya mo eh. Yeah. Huwag kayong matatakot because this is actually the first step na magagawa nyo na mag-live up yung confidence nyo. This is actually your stepping stone to improve on a much more higher level than what you should be or what you actually know kung saan yung skills nyo na hanggang doon na lang ba. Or this might be actually one of your comfort zones as well as the one that will actually put you on a risky level na kung saan you'll see yourself growing. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Just take it one at a time. Tapos apply lang kayo ng apply. Tapos whatever na sinasabi nila, kung hindi kayo matanggap like me, it's actually more than 5 times na nag-apply. Just keep it and use it as your para ma-improve yung sarili mo at kung ano yung mga bagay na wala ka na dapat mong punan in order to improve yourself at pumasa sa interview. Practice. Aside from practicing your English, important din yung mindset. Yung mindset na hindi ka dapat like panghinaan kapag for instance na mag-fail sa one application, make that parang you should learn from that mistakes. From kung ano yung tingin mong nagkamali ka doon, you should do better for the next one. Well, thank you so much Kuya Rene Boy and sa mga meta peeps natin na nandito rin sa Eastwood na Gina Jing sumagot sa ating ambush interview. And we do hope na nasagot ng ating mga bayaning puyat yung mga commonly asked questions nyo about the call center industry. Kaya naman, kung may suggestions pa kayo kung saan kami pwedeng pumunta, just comment it down below and kita-kits tayo. And also, don't forget to like, share, and subscribe on our official YouTube channel. See you!